everyone. Ayan. Congratulations, Kamazi Marzin, for being monetized. Nagbunga na ang iyong hirap at pagsusumikap dito sa YTC World sa pangingisda. At now, sa wakas, sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Ayun, di ba? Hindi ka sumuko sa iyong pangarap dito sa YT na pagiging magkaroon ng ads. Pero ito na, ayan. Welcome sa bagong yugto ng YTC World na mag-Monica. At sana hindi ka rin ma-stress dahil napaka-stress din isa sa pagiging monetize. Napaka-stress din, Lodi. Pero tuloy-tuloy lang kahit papano. Andito lang ako at ang iyong mga kaibigan para gabayan ka sa iyong journey dito sa YTC Road. Salamat sa iyong pagiging friendship. At kahit na napapagod ka, pero tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-support sa akin. Kahit nasa biyahe ka, kahit saan ka man, isang message ko lang sa'yo. Okay, idol, pupuntahan ko. Ayan, maraming salamat sa'yo, idol Kamazi Marzin, sa pagiging isang friendship at pagsama sa aking kalungkutan at kasiyahan. It's me, Analisa's Journey, ang babaeng walang pahinga ng Hong Kong mula gabi, umaga at kurat sana rin. So, dito na magtatapos. Congrats again ha, and good luck to your journey. Bye-bye! Ito kami sa, sa Radisson. Nahintay pa si Madam. Ito yung building na, bago. Yan yung Radisson. Yung katabi na Radisson, yung building, hindi pantay, Parang na-slide siya, parang na-slide siya ba? Takot, Yan. Dito, maraming matatayog na mga building. Ito yung Radisson Blue Hotel Jeddah Corniche. Yan po. Ang ganda ang hotel dito sa Jeddah. Ayan. Ayan po. Ganda. Ang taas, Grabe. Ilang kaya yan? Ilang milya? Siguro sa mga kalahating kilometro yan. One-fourth. Yan, Ayan. Tapos, pababa. Ayan. Yan po. Dito lang yan sa Corniche. Ayan. Sinara yung karsada dyan Ayan. Ganda po. Ito, akala mo, ganyan lang. Hanggang sa dulo, hanggang sa taas. Pataas. Grabe. Yeah. Nasa kalahati lang ang Radisson. Maano talaga? Mataas. Pero mas mataas yung doon sa Doon ba sa kabilang? Yan po, dito. Yan. Ganda. Pag gabi, maganda talaga sa gabi yung Jeddah. Maraming mga ilaw. Yan. Sa mga ilaw-ilaw pa lang, ang grabe, ang ganda. Yan Ang taas na, ang tayog. Ganda-ganda dito. Basta gabi. Sobrang ganda ng mga tanawin na building. Yung mga malakihang building dito. Tapos yan, dagat na yan. Yan, dagat na yan.
Ganda dito. Labas daw si Amo ngayon. Sabi niya ano, 15 minutes. So 15 minutes lalabas si Amo. So hintayin ko na lang para magkita kami. Kasi yun lang ano eh, makita niya ako. Para okay na. Yan po. Yan ang matayog na building. Ang taas. Grabe. Sobrang taas. Nakakatakot. Wala pa siyang ano, hindi pa siya totally nag-operate. Inaano pa lang, marami pa siyang dapat ayusin siguro dito. Kasi hindi pa siya nag-operate, nilagyan lang siya ng ilaw. Ayan, nilagyan lang siya ng ilaw. Pero yung mga katabi niya, yan, mga tabi-tabi, ano na yan, ito, Radisson, yan. Radisson. Radisson Hotel. Yan po. Maganda ding hotel yan dito. Medyo nasa ano na ito. Nasa 5 years na siguro ito. Sobra na. So marami na siyang mga suki. Yan po ang mga building dito sa tabing dagat. Sa Cornish. Cornish Beach Resort. O Cornish Seaside. Tapos doon naman sa kabila, may ginagawa na naman, no? Yan. Sigurado matataas na naman. Ito, bakante rin ito. Yan, oh, bakante rin. Meron na. Malapit na rin yan. Yeah, maganda talaga pag may mga hotel dito sa tabing dagat. Kasi malamig. Talag ngayon, malamig. Gabing lamig. Buti na lang medyo mainit yung ano ko, yung katawan natin. Yung mataas pa yung resistensya. Kaya hindi po tayo mag ano, kumpiyansa sa lamig ngayon. Ayan, oh. May ilaw na pero hindi pa siya nag-operate. Sarado pa siya. Pinailawan lang nila. Nag-try lang yan na kung pwede na, gumagana. Pero totally wala pa, bakante pa yan. Marami pang bakanting pa. At saka yung isa yung, yun o, bago rin yun. Parang nagkasunod lang sila paggawa nito eh. Yan. Habang naghihintay tayo dito, gawa lang tayo ng konting ano, konting mga video. Kasi kung lalabas na yung si Madam, wala na. Hintayin ko na lang lalabas si Madam. Yan po ang ano dito sa gabi, lalo sa dagat. Doon ta, ano, maraming tao doon. So lamig. Lalo na doon sa loob ng ano, hotel, diyan sa Radisson Hotel, ang lamig. Sobrang lamig. Tapos malakas pa ang hangin. Talagang nang ano yung ano ko, katawan ng araw bang yung nanginginig. Kasi malamig nga eh. Ayan po. Sa lugar na ito, medyo maganda ang so tahimik dito ang daan kasi sarado. Sinara yan, sinara yan, oh, nilagyan ng barikid. Iwan, bakit sinara yan? Kasi nandyan yung kung magpa-swab test ka. Dito po yung gusto yung sino yung magpa-swab test sa ano, may biyahe kayo dito. Government yan eh, libre yan, walang bayad. Ang swab test dito, libre. Kaya nilagyan yan ng bakod yan. Kasi pag walang bakod yan,
busy traffic, so nilagyan nila ng ano bakod yan. Taas ng building talaga, no? Kasi kung dito ka sa Jeddah talaga, ang ganda talaga dito sa Jeddah. Mga building, mga ilaw. Kasi murang kuryente dito, kaya pwede mo paliguan mo ng ilaw yung ano, paliguan mo ng ilaw ang mga building mo, walang problema. Kasi mura nga ang kuryente. Kasi pwede din sila magsarili ng generator. Kung magamit sila ng generator sarili, ano yan, krudo. So mura lang yung krudo. Nasa ano lang yung krudo siguro, nasa Pilipinas sa 5 lang. 5 pesos lang ang litro. Layo, no? O dati ano lang yan? 1.50 pesos. 150 pesos lang sa Philippine money. Kasi dati halala lang eh. 42 halala po, ano, ganyan 12 what? 21 halala lang dati. Sipon mo 'yan. 21 halala lang dati. So, dapat talaga ganyan sana sa atin, no? Marami tayong mga minerals. Ang problema lang eh hindi po sariling gobyerno ang naghukay ng mga minerals, kundi yung mga banyaga. Kasi ang tirada ng mga nakaupo sa ating pamahalaan, hihipirahin nila. Kunwari siya ang ano dyan, in charge, sabihin niya, sige, mag-operit kayo, pero may ano ko dyan, porsinto, di ba? Ganyan lang yan. May ano sila dyan, may share ba, share? Tinawag yung mga mining, di ba? Ipasara nga ni tatay, kasi nasisira na yung kalikasan. Pero pag small miner, maghukay, sira agad dyan. Pero mga big time miners, wala. Nga. Eh, yan nga po sana ang ano natin, paglaban, na sana ay mahinto na yung mga mining, mga big time miners dyan sa Pinas. Kasi kung tingnan yan sa ano, sa drone, puro butas-butas ng bundok natin. Kaya hindi yan naabot ng 100 years. Wala na yung Pilipinas, lulubog na yan. Kasi puro butas-butas na po. Kaya yan po, sana ay magbago na. Mawala na yung mga mining dyan, para hindi lulubog yung ating inang bayan. Lubog na tayo sa utang, ilulubog pa yung bansa natin, yung isla. Kasi binubutasan, kinukuha yung mga mina. Ayan po, sana ay gising na tayo lahat, para wala na yan, mga ganyan. Kaya hanggang dito lang. Thank you, good night, masalama, bye bye, I love you all.